nagkakulang nga ng supply at pagmahal ng presyo ng asukal, ramdam na raw ng ilang nagtitinda ng samalamig at ng matatamis na pagkain. Sa gitna naman ng anunsyo ng mga soft drinks manufacturer, naapektado na sila ng kakulangan ng premium refined sugar. May mga pamilihan daw na hindi na nakatatanggap ng delivery ng ilang size ng soft drinks. Nakatutok si Bernadette Ray. Tunog pa lang, para bang gumuguhit na sa lalamunan ang pamatid uhaw na soft drinks. Kaya naman si Josie Ramos sa maghapon, mahina raw ang 4 na bote ng soft drinks. Pero sa kanyang suking tindahan, mag-iisang linggo nang walang delivery ng soft drinks. Kinakapos po talaga ng supply, ma'am, malaki o maliit man. Malaking kawalan kasi madalas sinahanap ng tao yung mga soft drinks na ganyan eh. Bago nagbitiw sa pwesto, sinabi ni dating SRA Administrator Hermenegildo Serafica na may ilang produktong ginagamitan ng asukal na wala sa maliliit na tindahan. Ito yung production sana nila, they had to cut down. If you will notice, there are some products now that are not available in the sari-sari stores. That's because of no supply. Sabi rin ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Kua, may ilang size din daw ng soft drinks na hindi na raw na de-deliver sa mga supermarket. There are particular sizes of the drinks na nawala sa merkado. Now, I don't know if it's because of the packaging, the PET bottle, or maybe it's because it's more economical to produce a particular size that they're selling right now, which is available in the market. Pero the small bottle na sinasabi nyo of the, your favorite soda, wala sa sari-sari store. Outside Metro Manila, members ko nagreklamo, wala. Hindi lang walang size, wala. Wala silang soda. Nauna nang sinabi ng tatlong pangunahing soft drinks manufacturer na nakakaranas sila ng kakulangan sa premium refined sugar na ginagamit sa kanilang mga produkto at nakikipag-ugnayan na sila sa gobyerno at sa ibang stakeholders para matugunan ang sitwasyon. Kahit ang mga makukulay na palamig tulad nito, sangkap din ang asukal na noong Enero, 55 pesos lang kada kilo. Pero sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, 100 pesos kada kilo na ang puting asukal. Sa mga grocery at supermarket naman, umaabot pa hanggang 115 pesos ang kilo ng puting asukal base sa tala ng Sugar Regulatory Administration. Nakakahalina ang mga matatamis na pamatiduhaw kagaya nito, pero ang ilang mga nagtitinda, tinatabangan na raw dahil sa mataas na presyo ng asukal. Mag-iisip na lang din ng bagong pwedeng pagkakitaan. Kasi po, hindi na po katulad ng dati yung kita namin kasi napupunta po sa asukal yung... Sa tindahan naman ng mga panghimagas ni Victor, nagbawas na sila ng sangkap na asukal para raw hindi gaanong malaki ang dagdag presyo sa paninda. Pero dahil malaki na ang taas presyo sa asukal, binawasan na nila ang oras ng pagtatrabaho ng mga empleyado para makatipid sila. Imbis po kasi dati po araw-araw po silang pumapasok, ngayon po MWF na lang. Ang Philippine Chamber of Food Manufacturers na nakapulong si Pangulong Bongbong Marcos noong isang araw kaugnay sa supply ng asukal, kumpiyansa raw na malapit na magkaroon ng solusyon sa kakulangan ng supply ng premium refined sugar. Maipatupad rin daw sana agad ang mga pangmatagalang plano para masigurong matutugunan ng sugar industry ang pangangailangan ng mga manufacturer. Ayon sa United Sugar Producers Federation of the Philippines, nagsimula ng maggiling ng tubo ang kanilang mga miyembro. Pero sa Setyembre pa raw makakarating sa mga pamilihan ang kanilang bagong supply ng asukal. Ipaprocess pa yan, tapos pa-tracking, sakay sa barko, pa-Manila, another tracking, bagsak sa mga palengke. Tiniyak din ng grupo sa mga industry users tulad ng mga beverage manufacturer na may makukunan sila ng supply ng asukal. Dapat ma'am, they should buy local. We can supply them with all the sugar needs that they want. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.